hinanap mo buong mundo sa angas mong nag-aapoy. Dugong nananalaytay kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis, Leo, Marcos, labuyo ka ba ang anghang mo? Ay... Yo, what's up mga tropa peeps? Dito na naman ako. Pabalik-balik lang talaga. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW at mga tropa peeps natin na mga bagong bayani ng ating henerasyon. Yan, ng mga frontliners sa ospital na ating mga tropa peeps. Yan, sila Nanay Susan Broiler, yung si Nanay Mary W. ng ano, ng Texas, USA. Yan, maraming maraming salamat po. Siyempre, shoutout din kay Madam BFF Josie Goso. Yan, magandang umaga po, magandang gabi o magandang hapon. Kung anong oras nyo mapanood to, magandang araw po sa inyong lahat. Meron po kasing ano, inilabas na report si Attorney Abraham Espejo tungkol sa conspiracy. Conspiracy or pagsasabwatan. Yun po. Kasi ano, meron pong ano, meron po tayong mga kumbaga nasusundan natin yung mga report ni ano ni Attorney Abraham Espejo. At ito nga po yung ano, yung sinabi niya dito. In answer to your question on conspiracy, yan, patungkol kay Ma'am Yama, it is a concept that we have in criminal laws that if conspiracy is proved, then the act of one conspirator becomes the act of all co-conspirators. Ano ba yung co-conspirators or conspirators? Sila po yung mga nakipagsabwatan. Ayan. So, if for example, A, B, and C are accused of murdering D and conspiracy is proved, then even if it was only A who is actually shot, D, the act of A is going to be taken against B and C. So kung ano ang, dahil po sa pagsasabwatan, kahit na yung si Pedro lang, si Pedro lang ang bumarel doon kay Mario, kasabwat niya itong si Jose, saka si Juan, kahit si Pedro lang ang may hawak ng barel at bumarel kay Mario, sino ba yung Mario? Si Jose at si Juan ay kasabwat niya at kung ano man ang kaso ni Pedro ay yun na rin ang magiging kaso ni Jose at ni Juan. Yun. And conspiracy is proved. Yan. Then even if it was only A who actually shot D. So yun po ha, malinaw po sana. And this is true even if B and C only acted as lookouts. The legal theory is that A, B, and C all act under one common design and goal, and so that all their acts bind everyone to the same level of liability as if it to make everyone equally guilty. So, kung ano ang maging kaso nitong si Pedro, dahil sa pagbarel doon kay Mario, si Jose, Juan at Pedro ay iisa lang ang kanilang magiging sentensya or iisa lang ang kanilang matatanggap na kaso. Kung murderer itong si Pedro, itong si Jose at si Juan na lookout lamang ay murderer na din. So, yung kung iisa lang ang kanilang intensyon na mangyari doon sa tao na yon kay Mario, ay iisa lang sila ng kaso. So, yun po yung pinapaliwanag ni Attorney Abraham Espejo patungkol doon sa first sentence nung kanyang report. Conspiracy is not a general rule, but is the exception. Generally, a person is only responsible for his own acts. This is expressed in the Latin maxim, res inter alios acta alteri nec nocent nec prosunt, or more popularly known as the res inter alios rule. Thus, if conspiracy is not proved in the above example of A, B, and C, then the act of A in shooting D can only be taken against A and cannot be taken against B or C. So, yon.
Sa Tagalog, ang konspirasyon ay hindi isang pangkalahatang tuntunin, ngunit ang pagbubukod karaniwan ng isang tao ay responsable lamang sa kanyang sariling mga gawa. Ito ay pinahayag sa Latin, maxim. Yan. Nakilala bilang panuntunan ng res inter alios. Kaya kung ang pagsasabwatan ay hindi napatunayan sa itaas na halimbawa ng A, B at C, kung gayon ang pagkilos ng A sa pagbaril kay D ay maaring makuha lamang laban sa A at hindi maaring makuha laban sa B o C. So, ito namang sa sumunod na talata na report ni Attorney Abraham Espejo, kung ang meron lamang intensyon sa pagpatay o pagsakit sa isang tao dito sa istorya ng conspiracy, kunwari gustong etong si letter A, etong si Juan ay gustong itumba etong si letter D, si Mario, at walang kinalaman si B or C, at sila ay kumbaga sila ay tumakbo or umalis doon sa lugar ng kung saan naganap ang krimen, ay maaaring hindi makasuhan si B or C, at siguro maaaring sila ay maging witness si Juan, si Jose at si Pedro, kung silang tatlo ay magkakasama sa isang lugar para gawin ang krimen dito kay Mario. Itong tatlong to at si Juan lang ang merong gustong mangyaring masama dito kay Mario, maaaring makalusot sa kaso itong si Jose at si Pedro. So ganun po yung ano, yung conspiracy na sa dun sa sinasabi ni Attorney Abraham Espejo na ano tawag doon? Res inter alios. Yun. So yun pala yun. Meron pa ring ano, meron pa ring conspiracy o pagsasabwata na hindi naman para sa lahat. Meron ding pagsasabwata na para lamang sa isang tao. May conspiracy na para lamang sa isang tao. Na kung sakaling itong dalawang tao na makakita or kasama dito sa panahon ng krimen at wala silang balak na masama doon sa tao na yon, ay hindi sila kasama sa kaso. Maaaring sila ay mag-state witness or talagang sila ay makalusot sa kaso at tanging yung si letter A lang ang makakasuhan. So, conspiracy is not given. It must be proved. How? To the same level as proving a crime, which is beyond reasonable doubt. Going back to the example above, the mere presence of B in the area when A shot D does not ipso facto make B a conspirator. Similarly, the fact that the accused was seen together with the assailant does not make an accused automatically a conspirator. It must be shown that the alleged co-conspirator knew of the crime, that he acted in furtherance of the objective of committing it. In short, an accused took part in the execution of that crime, though he may have had a minor role only. Kaya ang pagsasabwatan ay hindi ibinibigay lamang. Kumbaga, hindi given. Hindi basta-basta mapapatunayan. Dapat itong patunayan. Paano? Sa parehong antas ng pagpapatunay ng isang krimen na kung saan ay lampas sa makatwirang pagdududa, bumalik. Yun, sa taas, yung kauna-una ang sinabi ni Attorney Abraham Espejo. Balik tayo doon sa halimbawa sa taas. Ang pagkakaroon lamang ng presensya ni letter B sa lugar kapag itong si A ay binaril si D, ay hindi ipso facto na gawing itong si B ay isang co-conspirator. Katulad nito, ang katotohanan na ang akusado ay nakita ng magkasama, kasama ang nag-aakusa ay hindi gumagawa ng isang akusado na otomatikong isang kasabwat. Yun pala yun. Kumbaga, kahit na makita mo silang dalawang magkasama, tapos yung isa lamang ang gumawa ng krimen, hindi natin pwedeng i-assume na siya ay kasabwat agad. Kasi maaring yung isang tao lamang ang may masamang interes doon sa tao.
Oh, napakagaling nito talaga siya, Attorney Abraham Espejo. Dapat ipakita ng umano'y kasabwat ay alam ang krimen at kumilos siya sa pagpapalawak ng layunin na gawin ito. Sa madaling salita, ang isang akusado ay nakibahagi sa pagpapatupad ng krimen na iyon bagaman maaring mayroon siyang isang menor de edad na papel lamang. Meron siyang gagampanan doon sa isang kaso na iyon, sa isang krimen na iyon. Pero ito ay minor lamang, maliit na partisipasyon lamang. Hindi agad-agad na masasabing kasabwat. Kailangan mapatunayan muna na siya ay kasama din sa pagpaplano, kasama din sa pag-execute, kasama din sa pagtatakip nitong isang krimen. So kung ano man 'yan, kung nakawan man 'yan, kung pananakit sa isang tao, kumbaga, hindi natin masasabi na itong isang tao na ito ay kasabwat na agad sa conspiracy or pakikipagsabwatan. So ganun pala yung mga kumbaga dito kay Attorney Abraham Espejo, marami po tayong matututunan. Conspiracy is never presumed. It needs to be proved. More importantly, any evidence supposedly establishing it must be corroborated independently. It is uncorroborated, then reasonable doubt sets in, and the general rule of res inter alios will step into the picture. Ang konspirasyon ay hindi kailanman ipinapalagay. Baga, hindi ito basta-basta na lamang na maisip mo, ay, kasabot yan, ay, may conspiracy. Hindi po ganun. Kailangang mapatunayan ito. Mas mahalaga ang anumang katibayan na parang itinatag ito ay dapat na corroborated ng nakapag-isa. Kumbaga, merong pagkakamatibay. Yan, matibay talaga at merong talagang ebidensya na siya ay kasabot. Kung ito ay walang pinag-aralan, pagkatapos ang makatwirang pagdududa ay nagtatakda sa atang pangkahalatang tuntunin ng res inter alios ay papasok sa larawan. So kung hindi mapatunayan na ang isang tao ay kasama doon sa conspiracy or pakikipagsabwatan, mawawala po ang kaso doon sa isang tao na yun. Kailangan talaga ay merong matibay na ebidensya na merong pakikisabwatan o meron talagang partisipasyon yung isang tao sa isang krimen. How can conspiracy be effectively proved? Well, several witnesses will be needed. One witness is not going to be enough to create a belief beyond reasonable doubt. I am sorry, I cannot comment on the pending case of Francis due to the strict court order that forbids discussion of the case sub judice. However, may this short discussion on the matter of conspiracy answer your question. Paano mabisang napapatunayan ang pagsasabwatan? Maraming mga saksi ang kailangan. So, sa pagsasabwatan or para mapatunayan na kasabwat ang isang tao sa isang krimen, maraming testigo ang kailangan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Dapat maraming magpapatunay na itong si Juan, si Jose at si Pedro ay magkakasama sa pagpaplano, sa pag-execute ng isang krimen patungkol dito kay D or si Mario. So, yun po. Yun po ang ating pagkakaintindi. Kung ano po yung inyong naiintindihan, kung ano po ang inyong opinion dito sa report ni Attorney Abraham Espejo, comment lang po kayo dyan sa baba. Paumanhin, hindi ako maaaring magbigay po na sa nakabinbin na kaso ni Francis dahil sa mahigpit na utos ng korte na ipinagbabawal ang talakayan ng sub-judice. Gayunpaman, maaaring ang maikling talakayang ito tungkol sa pagsasabwatan ay sagutin ang iyong katanungan. Regards, Attorney Abraham Espejo. Sinisiguro ko na meron lang talagang pagkakataon na pwede nang talakayin yung patungkol diyan sa kaso ni FLM ay isa tayo sa mangunguna
kung paano natin sasabihin ang lahat-lahat ng ating mga nalalaman dito sa aking channel. Hindi lang po tayo pwede pang magsalita kasi nga po, yun nga, sabi ni attorney, kumbaga, hindi pinahihintulutan ng pag-usapan pa muna yung patungkol sa kaso ni Epelem. Pero, yung mga conspiracy, kahit papano ay meron akong alam kung ano yung nangyari noon. So, pwede nating talakayin dito yan kapag tapos na yung kaso ni Epelem. So, meron ulit hearing sa August 18. Makikibalita ulit tayo. At kung meron ulit po na pwedeng talakayin or pwedeng i-share dito ng mga light lang na discussion or light lang na balita na pwedeng i-share sa inyo po, i-share ko po sa inyo. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo sa susunod ko pa na vlog. At mamaya po, live po ulit tayo, 12 o'clock. Yan, 12 po ng ano, 12 ng madaling araw. Para yung mga kababayan natin, mga tropa pips natin na nasa ibang lugar, sa ibang bansa, mga OFW ay makapanood din po sa atin yan. Mamaya po, kita-kits po tayo. What's up mga tropa pips?